Yo! Hey guys! Kamusta kayo? Isang magandang araw. One blessed day to all of us here. Sa mga viewers, isang pinagpalang araw at pinagpalang hapon sa inyo. Okay guys, ano nga ba dahilan na naman ng video na naman na to? Okay, the reason of this video, gusto namin syempre mag-tandem ngayon. Yeah, sa mga nakapanood ng mga video o mga nakaraan about the demo na ginagawa ko, yan. Lagi ko sinashoutout yung pangalan na Pudong, no? Speaking of Pudong, yan na siya ngayon. Speaking of Pudong! Bali ito ngayon, we want to explore sa mga bagong gitarista, sa mga bago na, okay, sa mga matagal na pero gusto pang bumalik muli sa pinakaano, okay? Gusto namin ituro sa inyo, share ang patungkol sa scale or pentatonic scale, minor pentatonic, how to break minor pentatonic scale, yan. Paano natin i-break yung scale box ng minor pentatonic, okay? Siyempre, dito tayo siyempre, yan. Ang pinakasikat na pentatonic sa buong mundo, ang A minor pentatonic. Yan guys, okay? Ang chords niya po, ayan, ang pinatakbuhan ng chords niya ay A, C, D, E, G. Ayan ang yung tinatakbuhan ng mga chords niya ngayon, okay? Okay, bibigyan ko naman ng background. Siyempre, si Pudong, Sir John Owen ang mag-aano. Parang nabubulilo pagkasama ko siya nung sabuti talaga, mag-isa lang talaga ako. Hindi, siya magtuturo sa atin yan about sa kung paano yung progression na gagawin natin, kung paano yung gagawin natin, paano i-break mismo yung scale box natin. Okay, dahil ngayon doon, siyempre, ito ngayon ang pinaka-scales natin doon tayo sa chord na yun. A minor, dyan tayo sa first na A minor ngayon, okay? Kaya po, paano ba yung ginagawa yung ganun? Paano nga ba sinasabi natin kasi may mga gusto matuto sa scale box natin? Paano nga ba i-break yung scale box natin? So, ayun, no? Background lang tayo sa A minor pentatonics. Bali kasi relative minor siya ng C. Sa C siya galing. So, ayan. Ito yung pinaka-relative minor niya. Kaya kung sakaling yung blues mag-start sa C, pwedeng A minor pentatonics yung gamitin. So yun nga, yung chords niya, kaya penta means 5 notes. So, yan, 5 siya. So nagkakaroon lang, dumadami lang siya. Akala nyo dumadami siya kasi may octave na siya. Pero, 5 lang talaga sila. Pag naging 6 yung pentatonics, hindi pentatonics. 6 tatonic. Kaya yung 7 pa lang. Yun pala, yung ibig sabihin ng pentatonic, okay guys, knowledge na naman, natutunan naman tayo ngayon. Nakinatuto tayo. Penta means 5. Okay. Kaya pala may pentagon, no? Pentagon. Oh, yan. 5 siya. Ching! Parang ano kasi siya, 5 notes na kayang buabuo ng music na maganda. So ayun lang naman, no? Minor pentatonics, A minor pentatonics, tatakbo siya dito. So ayun, no? Itong A minor kasi na to, kapag pinalawak mo siya, aabot siya hanggang dito, promise. Hindi lang siya dito mag-i-stay. A little longer than a few minutes later. Okay guys, ngayon, tuturuan namin sa inyo ngayon ni Sir Owen. Ako, to share ko sa inyo ngayon, yung paano natin i-break yung ating, syempre, doon tayo sa basic muna tayo, para hindi tayo mahirapan, hindi tayo maging komplikado sa mga bagay, okay? Ang notes ng A minor pentatonic, tulad sinabi kayo ni Sir Owen kanina, ni Kuya Pudong kanina, yan, 5, penta, which means 5 talaga siya, penta, from the pentagon, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ang chords niya is A, C, D, E, and G. Okay, natakbo niya ngayon sa ano niya. Okay, still yung 6th string to 5th string natin, doon na naman siya tatakbo. Yan, yung pinaka. Okay, pero ngayon itong sa may 3rd, sa 3rd and 4th string natin, ang takbo niya, mayroon pa siya ginagawa. May ganyan siya. Itong apat na to, dito ngayon tayo magkakaroon ng ibang position yun. From 4th string to 1st string tayo ngayon. Okay, yung 4th string. Ang 4th string natin, nasi G tayo kanina. Itong G, takbo tayo na papunta ng A. Then itong A natin ngayon, natakbo tayo papunta ng C. Then itong ngayon na natin,
dahil dun, sinatayo kanina dito, nandito tayo sa C kanina, ito siya ngayon. Tatakbo siya ngayon dito. Tapos, from D siya, tatakbo ulit siya na papunta. Yan, ganyan siya. Ganyan yung maging takbo niya. From D to G string ng ano natin, then to E. Then, papunta ngayon tayo sa may, yan, bali na sa F tayong, nasa E. E tayo ulit. In. Yan, takbo tayo ngayon sa second string natin, tayo sa may G natin ulit. Yan, tapos ngayon, tulong pa ni position mo ito. Yan siya. Okay, paano nga ba nagiging blues? May ba't may tinatawag na minsan tinatawag na outside note, which is tinatawag natin blues note. No? Ito yung blues na tinatawag niyang blues note. Ngayon, ang blues note niya ngayon, ito yung kanina. Ito, nasa E flat o D sharp tayo. To, and then, octave niya na E flat talaga ang pinakala niya. Kaya minsan nagkaroon tayo ng mga part na mga parang... Yan, no? Ayan, ganun siya. Ayun na naman. Okay, guys. Sa bali, ayan, guys. Yun, we hope and we pray na nakatulong kami sa pag-gitara nyo ngayon. Especially sa mga bago-bago pala nag-aaral ng ating mga ng gitara. And shoutout sa inyo, guys. Sa inyo ngayon. Looking forward ako na makakatulong kami. And we hope and we pray. Ma-jamming namin kayo. Shout! Thank you.